welcome back to my channel. And for today's video, i-review ko yung isa sa mga pinaka-famous na brand na Korean sa market ngayon. So, ito yung Laneige Powder Fit Cushion. So, kung pinanood niyo yung Korean skincare haul ko, isa to dun sa mga products na nasa haul ko. So, ito, this retails for 1,300 yata. So, I'm not sure, pero mamahalin tong brand na to. So, I have high expectations for this product kasi ang mahal niya. And, titingnan ba natin kung magkakaroon ba tayo ng kutis Koreana sa product na to. But first, give this video a thumbs up if you like videos like this. And let's get started. Super ganda din ng box niya. Holographic. Yan, super ganda ng box. Hello. Super nice. Ang ganda ng packaging. So, ito yung product. This is the Powder Fit Cushion. Meron siyang SPF 50. And yung shade na nakuha ko is sand. I believe this is the darkest shade. Pero sa tingin ko, magiging light pa rin to sa skin tone ko. Kasi ganun talaga yung mga Korean products. Medyo mas light siya kasi sa Korean market naman talaga siya naka-target. So, ayan. Tingnan natin kung magmamatch siya sa skin tone ko. Also, I think matte finish siya kasi nakalagay powder fit cushion. Pero I'm not sure. Tingnan natin. And it's really nice na merong SPF 50 kasi alam mo naman yung sun rays. Medyo masama yun sa skin natin. So, ayan guys. Wala na akong makeup except sa lip tint ko and sa kilay ko. And meron akong malaking pimple dito, tsaka may maliit dito sa may eyebrows ko kasi noong isang araw, tinamad ako mag-skincare, tinamad ako maghilamos ng mabuti. So, ayan, yan yung nangyari sa akin. Okay, so itatry na natin tong Laneige Powder Fit Cushion. And this is what it looks like. Very sleek, medyo matte siya yung taas, ito matte. Tapos, merong metallic na logo, Laneige. And ito yung itsura ng loob niya. Very, very simple, pero maganda. Yan, ito yung puff niya. Signature nila yung dark blue, I think. And yan. Ito yung loob. Naka-tin foil pa siya. Very nice. Maganda yung puff niya kasi very soft siya. Tsaka parang synthetic leather yung nasa taas. Hindi siya masustain kasi yung ibang ganito ko, parang nagsustain siya kasi tela lang yung nasa taas. And mabigat siya compared sa ibang cushions. Talagang ramdam mo yung pagiging expensive niya. So wala akong nilagay na primer sa face ko. Yung lang skincare ko. Yan. Buksan na natin. Ayan siya. Meron siyang net before the sponge. Kasi yung ibang cushion ko, sponge agad. Siya meron siyang net. Actually, parang wala nga siyang sponge eh. Parang net lang. Tapos yung product. Yan. So, lalagay ko na sa face ko. Ayan guys, so this is what it looks like on my skin. Isang layer lang. And sa camera, parang sobrang puti niya. Pero sa totoong buhay, medyo okay lang naman yung shade. Nagre-reflect lang talaga yung ilaw ko. Parang medyo oily siya from what I expected. Kasi powder fit cushion, akala ko matte siya. Pero medyo dewy yung finish niya. And sa coverage naman, light to medium lang kasi kita pa rin yung mga pimple marks ko ganyan. Pero okay lang. Ito isang layer pa lang to. Natural lang yung dating. So yan, yun yung itsura niya. Hindi ko pa sure kung gusto ko kasi medyo oily nga siya. And oily ako, so super oily na gano'n. Kayo guys, ano ba masasabi nyo? Kita pa rin yung pimple ko. So try ko lagyan ulit. Baka matakpan siya. Yan, medyo nawala siya on the second layer. So, ayan, dalawang layer, medyo okay na yung coverage niya. Natakpan niya na yung dark circles ko sa mata.
And also, medyo nag-fade na rin tong sa pimple ko. Pero, I'm a bit disappointed pa rin kasi medyo oily siya talaga. So, tatapusin ko muna yung makeup ko and I'll be right back. Ayan guys, so ito na yung finished makeup look ko. And habang tumatagal, parang mas lalo ko siyang nagugustuhan. Kasi kanina parang hesitant pa ako na parang super oily. Tapos pagka unang lagay ko, parang super light ng color. Pero ngayon, parang nag-adjust na siya sa kulay ko. Parang siyang nag-set sa skin ko. Pinowderan ko siya kasi medyo dewy nga yung finish niya. Pero okay lang. And parang super natural lang ng itsura niya. Parang wala akong... Hindi man sa parang wala akong makeup, pero parang hindi siya ganun ka-cakey. Hindi siya makapal. And hindi na siya heavy sa face. Parang wala lang. Yan. So, ngayon, parang nagugustuhan ko na siya. Kanina, medyo tagilid tayo eh. Kasi, syempre, first time kong itry yung brand. Medyo mataas yung expectation ko. Kasi medyo mahal siya eh. Nag-expect talaga ako ng talagang super bongga na product. So, yan. Medyo nagugustuhan ko na siya. Oh my god, parang ang ganda niya na sa skin. Ang ganda ng pagkakaset niya sa skin ko. Parang, wala, perfect talaga. Sa coverage naman, hindi siya ganun ka-high. Siguro mga medium coverage. Pero pwede mo naman siyang i-layer para matakpan yung mga imperfections mo, yung mga pimple marks, ganyan. Yan, so ngayon, I am loving this product. Nakaka-brighten up siya ng skin, no? Parang ang glowing ng skin ko. So, mamaya, after a few hours, I will tell you kung ano na yung kalagayan ng product, ano na yung kalagayan ng face ko, super oily ba or what. So, I'll see you later. So, ayan guys, medyo 4 or 5 hours na yung nakalipas and maayos pa din siya. Medyo nag-retouch lang ako ng konting powder, ganyan. Ayan, maganda pa rin yung coverage niya, hindi siya ganun ka-heavy. Kita pa rin yung pimple ko, pero okay lang kasi mukhang natural lang yung makeup. So, yan, ang masasabi ko lang, I really like this cushion. And may nag-skateboard sa baba. Sorry about that. So, hi! Hi! So, yun lang guys, I really like this cushion. And, may tumatok po sa likod. And yun lang, pasensya na magulo yung buhok ko kasi medyo haggard na ako ngayon. Gusto ko na magpahinga. So, yun lang ang thoughts ko, final thoughts about the Laneige cushion. Maganda siya kasi ginudge ko siya agad kasi akala ko oily siya. Pero hindi pala, dewy lang talaga siya. Hi! Hi there! And that was it guys! Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe down below for more videos like this. I hope I see you on the next video. Bye!